at isang kagalangan na makita at makasama kayo ngayong umaga, worshiping the Lord at ibigay ang ating buhay sa Kanya. Tayo po sa dalingin mo ko at tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, mapagmahal na Ama, kami Lord ay nagpapasalamat sa oras na ito na kami po ay pinagsama-sama sa lugar na ito upang ikaw ay aming bigyan ng pinakamataas na parangal at pasasalamat sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming buhay. Narito po kami, sumasamba sa iyo, hindi po dahil sa mga bagay na tinatanggap namin, Panginoon, sa araw-araw, kundi dahil sa ikaw ang aming Diyos, ang tunay na Diyos, nag-iisang Diyos sa aming mga puso at sa aming buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo po na iyong mga anak ay patuloy namin ibigay ang aming pakikinig, Panginoon, mula sa iyong mga salita upang kami ay matuto, upang kami, Panginoon, ay ma-inspire, upang kami, O Diyos, ay patuloy na mabuhay na sumusunod sa iyong kalooban. Gamitin mo po ang iyong salita bilang sandata rin namin, Panginoon, upang magtagumpay kami sa buhay, O God. At ang gawa ng kaaway ay hindi magtagumpay sa amin, kundi ikaw, Panginoon. Kaya patuloy na pinagpapasakop sa iyo sa umagang ito. Ang iyong mga salita na wa ay patuloy mong ipahayag sa amin, Panginoon. Makikinig po kami, O Diyos. Gamitin mo lamang ang iyong abang lingkod upang ikaw, upang ang iyong mga salita, Panginoon Diyos, ay may pahayag sa aming kalimitnaan at ikaw ang saan may itaas at maluwalhati. Sa ngalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Ang mundo ay naghahanap ng kasiyahan. O tayo, mga tao, ay naghahanap ng kasiyahan. Amen. Ang ilan po ay naghahanap ng kasiyahan sa pamamagitan ng kayamanan o tagumpay sa buhay. Ang iba naman ay umaasa sa pamamagitan ng personal achievements. Marami pong mayayaman na nagtagumpay sa buhay at mararangal na tao na kung saan po ay hindi pa rin natin makikita sa kanila ang tunay na kasiyahan sa kanilang buhay. Ang pusong nagpapasalamat ang susi sa kasiyahan. Amen? A thankful heart is the key to contentment. Sabihin nga natin, a thankful heart or thankful people is the key to contentment. Ang tao marunong magpasalamat ang isang susi sa kasiyahan o pagiging kontento sa buhay. Bakit nga ba madaling masiyahan ng tao mapagpasalamat? Sa ating talata na pagpumulay-mulay ng umaga, ay meron pong ituturo sa atin ang mga salita ng Diyos si Apostol Pablo upang makita po natin sa ating buhay na bilang isang tao tayo po ay matuto magpasalamat sa lahat ng dumarating sa ating buhay. Una na po dito itinuturo sa atin ang salita ng Diyos na mga tao nagpapasalamat ay nasisiyahan kung ano man ang nasa Kanya. Hebrews chapter 13 verse 5, be content with such things as you have. Masiyahan na kayo kung ano man ang nasa inyo. Sapagkat kung ang tao ay hindi marunong masiyahan sa maraming bagay, ito po ay magiging susi ng kasiyahan. At ang kasiyahan naman ang magpapalaya sa atin mula sa pagnanasa sa maraming bagay.
Si Apostol Pablo po ay natutong masiyahan sa buhay sapagkat patuloy siyang nagpapasalamat sa Diyos. Ang sabi na rin doon sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 18, ipapasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng nangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Sa mga sulat po ni Apostol Pablo sa Pilipos at Thessalonica, maraming beses po niyang sinabi na magalak kayong lagi, joyful always, or rejoice always in the Lord. Yan ang sinasabi, tinuturo po sa atin. Sapagkat ang isang pusong mapagpasalamat ang siyang nagpapasaya sa kanya. Nagpapasaya sa isang tao. At dito rin po, pinakita ni Apostol Pablo, Philippians chapter 4, verse 11 to 12, sabi niya, sinasabi ko ito, hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Kundi anong sabi niya? Natutunan ko ng masiyahan, ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghigahos, naranasan ko rin ang managana, natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o ang kasalanan. So dito po pinapakita sa atin na ang kanyang kasiyahan ay hindi sa kung ano ang meron siya, kundi kung ano o kung sino ang nananahan sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Diba? Sabi niya dito, naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Naranasan niya na bawat sitwasyon ng kanyang buhay. Naranasan niyang mabusog, mabutog, managana, o maging salat sa buhay. Balit sabi niya, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo Jesus. Amen? Pinapakita sa atin ng Diyos na kung si Kristo po ang siyang mananahan sa ating buhay, matututo po tayo masiyahan sa kung ano ang dumarating sa buhay natin. Ginawa siyang kontento ni Kristo sa lahat ng kanyang kalagayan. At ang taong mapagpasalamat ay mabilis ng pa-appreciate ang mga bagay na dumarating sa kanya. Ang sabi po, ang 1 Timothy chapter 6 verse 7 and 8, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala sa pagkalis dito. Ibig sabihin, pinakita lamang dito sa atin ng Diyos na wala nga tayong dala sa sanlibutan ito, hindi ba? Kung isinilang tayo sa mundong ito, tayo po'y upat, pero bakit po tayo nabuhay? Bakit may buhay tayo? Dahil ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng lahat. Amen? Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga bagay para sa ating pangangailangan. Kaya sinasabi po dito na matuto po tayong masiyahan sa kung tayo may inakain at tinaramit. Sapagkat yan ay bigay sa atin ng ating Panginoon. Bigay yan sa atin ng Diyos. Kaya matuto tayo magpasalamat sa kung ano ang dumarating na mga pagpapala sa buhay natin. Ikalawa, ang mga taong nagpapasalamat o mapagpasalamat ay tumatanggi na siya ay pagharian sa mga bagay na wala siya. Ang pagnanais na maging mayaman ay namamahala sa maraming tao. Sino rito ang ayaw yumaman? Diba? Marami sa atin, gusto natin yumaman. Tama po ba? Kasi sino ba naman ang gusto maghirap? Marami po sa atin, gusto yumaman. Hindi po masama maghangad ng kayamanan o yumaman.
Ngunit magsikap ka man, lahat ng ginawa mo, tapos hindi pa rin nangyayari. Ang kailangan mo sa buhay mo, at patuloy mo pa rin ipinipilit. Tumanda ka na lang sa pagtatrabaho hanggang sa nagkaupo ka na, ugod-ugod na, tapos wala pa rin nangyayari sa iyong buhay. Siguro kailangan mo nang tanggapin. Nahinigrat ka ng Diyos na maging mayaman. Amen? Huwag mo ipilit kung hindi naman yun ang nais ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Ang importante, nagsisikap ka, nagtatrabaho ka para matugunan ang pagkakailangan ng ating pamilya. Amen? Kasi hindi po talaga ito ang realidad. Hindi lahat ng tao mayaman. Hindi ginagda ng Diyos ng lahat ng tao ay mayaman. Mga kapatid, kung ating ipilit ang ating nagustuhan na yumaman, ay maaari po tayong mahulog sa patibong ng Diyawa. Ang paghahangad na yumaman, anuman, sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masamang hangarin, magtulak sa kanya sa kapahamakan. Sinasabi dito ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay sa ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po dito sinabi na yung salapi ay kasalanan. Tama po ba? Ano po yung sinabi dito? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ibig sabihin po, kung ikaw ay gusto mong yumaman, o sa pagnanais mong yumaman, at kapera, at gagawin mo ang lahat ng kaparaanan na gusto mo, naiisip mo, para ikaw ay yumaman, kahit ito ay masama na, ito po ay pagdadala sa iyo sa kapahamakan. Subalit, kung ikaw naman ay nagnanais lang na magkapera, magkaroon ng salapi para matugunan ang iyong pagkailangan at hindi ka nawawala doon sa landas ng Panginoon na nais sa buhay mo, yun ang nais ng Panginoon na makita sa buhay at sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Kaya, baguhin po natin yung ating pananaw. Ano? Baguhin po natin yung ating pananaw na ang pera ay masama. Ano po ang sabi? Ang pag-ibig sa salapi ay sa ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi masama ang pera. In fact, gusto ni Lord na magtrabaho tayo. Gusto ni Lord na kumayod tayo, magsikap tayo para matugunan ang pangailangan ng ating pamilya. Pero sa kung tayo po ay nagsisikap, nagtatrabaho tayo, ngunit nakakalimutan natin ang Panginoon, yan ang isang bagay na ayaw ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Dahil sa paghahangad ng magkamal ng salapi, may mga nalayog na sa pananampalataya at nasalak sa paghihirap ng kalooban. Ang pag-ibig sa salapi ay nagtudulot ng paghihirap ng kalooban. Mas nasasalak tayo sa mahirap na paupunan. Lucas chapter 18 verse 23, sabi dito, ngunit nalungkot ang lalaki na marinig ito sapagkat siya'y napakayaman. Ano nga ba ang kwento nito? Ano nga bang sinasabi ng Biblia patungkol po dito? Bakit sinabi nito, ngunit nalungkot ang lalaki na marinig ito sapagkat siya'y napakayaman? Pero kung isang lalaking mayaman, lumapit kay Jesus at sabi niya, Guru, ano po ba ang dapat kong gawin para ako'y maligtas?
Ano po ang sabi ng Lucas chapter 18? Ang sabi po dito, isang lalaking mayaman ay lumapit kay Jesus, "Guru, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ang buhay na walang hanggan?" Sabi ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang utos." At ano yung mga utos na yun? Huwag kang magkakalunya. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sabi po ng lalaking mayaman na ito, ano sabi niya? Ang lahat po ng iyan ay tinutupad ko na mula ng aking pagkarata. At nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagpili mo ang lahat ng iyong kapangyarihan at ang lahat ng iyong pinagbilhan, ibahagi ko sa mga nangay na ako, sa mga mahihirap na tao." Ano sa palagay ninyo, sumunod kaya yung mayamang lalaki? Ha? Hindi. Umuwi siya ng malungkot. Bakit? Sapagkat hindi niya kayang gawin tungkol mga pinapagawa sa kanilang Panginoon Jesus. Ano po sinasabi nito sa ano? Kung hindi natin kayang ibigay sa ating Panginoon, kung ano man ang meron sa atin, kapalit ang pagsunod natin sa Kanya. Ano ang mangyayari? Sabi kanina sa 1 Timothy, magbibalik na. Dahil sa paghahangad ng magkamal ng salapi, may mga nalalayo sa pananampalataya at nasadlang sa kahit kanilang kahirapan sa buhay. Ibig sabihin, ito po ay isang warning sa atin. Ito ay isang pabala sa atin na kapag ka wala po tayong ibang iniisip kundi magkamal ang maraming salapi, wala tayong ibang iniisip kundi yumaman. At hindi natin kayang sumunod sa Diyos sapagkat nadanaig natin yung mga bagay na gusto natin sa mundong ito. Paring ang buhay po natin ay masasadlang. Subalit kung katulad po tayo ni Zacchaeus na mula sa kanyang pagiging mayaman, ngunit isinuko niya sa Diyos ang lahat ng kanyang kayamanan, ang sabi niya pa, "Ibibigay ko sa mga nadaya ko, no, 4 times yung perang na kulimbad ko sa kanila," sabi niya. "At yung natira ay ibibigay ko sa mga mahihirap." Anong sabi ng Panginoong Jesus sa kanya? "Dumating na ang kaligtasan sa sambahayan mo." Magkaiba po yung sagot ni Jesus doon sa lalaking mayaman na hindi niya kayang pitawan ang lahat ng kanyang kayamanan kapalit ng kanyang pagsulod sa ating Panginoong Jesus. At yung reaction ng Panginoong Jesus na kung saan sabi ni Zacchaeus, "Ibibigay ko ang lahat ng aking kayamanan sa lahat ng sa mga mahihirap." Kaya sabi ng Panginoon, ngayon din dumating ang kaligtasan sa sambahayan. Hindi lamang po kaligtasan pagdating po ng buhay na tayo po ay naroon na sa kabilang buhay, kundi kaligtasan po sa lahat po ng mga pangyayari sa buhay po natin habang tayo po ay nabubuhay pa sa mundo ngayon.
Iingatan na alagaan ng Diyos ang ating sarili, ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating hanapbuhay. Lahat po yan aalagaan ng Diyos. Iingatan ng Diyos, puprotektahan ng Diyos. Bakit? Kapalin po ng ating katapatan at pagsunod sa ating Panginoon. Amen? So, dito po kailangan natin tularan si Zacchaeus. Pero wala man tayong kayamanan na maibigay sa ating kapwa, isuko natin ang ating buhay sa kanya. Amen? Huwag tayong pagharian ng mga bagay na gusto natin, na nais natin, na wala pa sa atin. Sa halip, hayaan natin maghari si Kristo sa ating puso. Amen? Palapagan na muna natin ang ating puso. Ay yung mga tao po na patuloy na naghahangad ng kayamanan sa mundong ito. Maraming tao ang gumugugol ng taon sa loob ng ilang buhay. O di kaya yung magasos na lang ng malaking halaga para makalabas sila sa ilang buhay. O yung mga tao nagkakasakit, nagkakaroon ng karamdaman dahil nakakalimutan nila ang Panginoon. Sa labis din ang paghahangad ng salapi ay maaaring mawala ang pamilya, pagiging ang ating reputasyon. Kaya mga kapatid, huwag pong puro trabaho. Amen? Matuto rin po tayo pagpahinga, pagpasalamat sa Diyos at ipagkatiwala sa Kanya ang ating buhay. Amen ba? Amen! Kanina na sa devotion, sabi ni Pastor Ais, ano yung mga favorite verse ninyo? Ano yung kinakit ni Pastor Dan? 2 Corinthians chapter 10 verse 13. Ano sabi ro? Pwede ba paki-memorize ko din? Ha? Wala nga namang pagsubok na binibigay si Lord ang hindi natin kaya. Pero may karuntong yun, di ba? Sapagkat bibigyan tayo ng Diyos ng lakas at kapangyarihan para mapagtagumpayan yung ating mga nararanasan problema sa buhay. Sabi ko naman, Matthew chapter 6 verse 33. Ano nga po yun? Sino po nakapag-memorize dito? Hindi ko kapisado. Sige, pray. Tagalog pearl, ha? Sige. Okay, English. Tagalogin na lang ni Pastor Baby. Matthew 6 verse 33. Sige, verse 33. God is righteousness. And all this shall be added unto you. Okay. Hayaan mo muna na ikaw ay pagharian ng Diyos. At kung ano man ang iyong pangangailangan ay idaragdag ng Diyos sa iyo. Okay? Ibig sabihin, hindi mo naranasan na walang makain. Tama po ba? Hindi mo naranasan na walang may suot na damit. Kaya minsan ayaw natin magsimba. Ayaw ko magsimba ngayon kasi wala akong isusuot. Madalas po yung madalas yung sagot lang tatay. Diba? Eh, kayo na lang. Wala akong may isuot na damit. Tama? Mga daday? Kung hindi pa tayo Kristiyano, di ba? Hindi yung ngayon, binibilihan nyo ng asawa mo na maraming tangin, hindi mo pa rin magawa pagsimba kasi kabiran mo.
Wala ba yun sa batas? Nakakarelate ka rin mga tatay. Ganyan minsan yung aming pananaw. Pero yung pangako ng Diyos, mga kapatid, kung tayo po ay matutong mapagpasalamat sa Kanya, at hindi natin hinahayaan na pagharian tayo ng mga kagustuhan ng ating puso sa ating puso, at sa halip tayo po ay sumunod sa ating Panginoon, nagtiwala sa Kanya, ang pagpapala ng Diyos ay dadalo sa ating buhay. Amen? And last, ang tao na papasalamat ay kinikilala ang Diyos na siya nagbibigay sa anumang mayroon sa kanya. Sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 6, malaki nga ang mapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Ibig sabihin, yung tao, yung relihiyon, yung tao po, mga Diyos, yung tao nabubuhay ayon sa salita ng Diyos, yun yung tao na nasisiyahan sa kung ano ang dumarating sa kanya. Ang tao mayroong Kristo sa kanyang puso ay marunong makontento. Subalit ang tao walang Kristo sa kanyang puso ay magiging sakim sa maraming bagay. Lagi natin katandaan, mga kapatid, ang kayamanan o anumang bagay sa mundo na meron tayo, ngunit wala naman si Kristo sa ating buhay, wala pa rin tayo kapayapaan. Wala pa rin tayo kasiyahan sa buhay. Sapagkat ang kasiyahan o pagiging kontento sa buhay ay nagmumula sa pagkakakilala natin kay Kristo at sa ating paglilingkod sa Kanya. Alalahanin natin na tayo ay makasalanan at inubos sa pamagitan ng grasya at ginawa tayong mapagpasalamat sa lahat ng bagay at sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Ang lahat ng meron tayo, ito'y nagmumula sa kamay ng ating mapagmahal na Diyos, sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga na Santiago chapter 1 verse 17, bawat kaloob na mabuting at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga taglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iiwan o pinapayaan man sa dilim. Bawat kaloob ng Diyos, mabuting at ganap. Ibig sabihin, walang dumarating sa buhay mo na pangit. Walang binibigay si Lord sa iyo na hindi maganda. Lahat po ay maganda. Lahat po ay mabubuti. At sabi pa rito, ito ay isang ganap buhat sa langit. Kaya matuto po tayo magpasalamat sa Diyos. Dahil kahit problema man yung tinadala mo, problema man yung tinatanggap mo sa araw-araw, bigay pa rin sa iyo ng Diyos para tumatag ka, para maging matibay ka, para hindi ka kayang sirain na anumang mga pagnanais na nakikita mo sa mundo. At yung pangako ng Diyos, ano sabi niya? Hindi na tayo iniiwan o hindi na tayo pinababayaan sa Diyos. Napakagandang pangako. Kaya church, ikaw ba isang Kristiyano? Contento.
bagay na tumarating sa iyo. Pero isipin mo, kulang pa rin ang ginagawa mo para sa pamilya. Amen? Iba po yung magkaroon ka ng magiging contento ka at masiyahan sa lahat ng bagay na tumarating sa iyo. Doon po sa masiyahan tayo, makontento na lamang tayo sa kung anong ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi dapat ibig sabihin, hindi sa kung ano lamang ang ginagawa mo, paglilingkod sa Diyos, ang kaya mong gawin. Meron ka pang kaya gawin. Meron ka pang pinaka the best na dapat mong gawin para sa ating Panginoon, para ibigay sa Kanya ang iyong buhay. Amen? Masiyahan tayo sa ating mga, sa lahat ng dumarating sa buhay po natin. Magsikap tayo. Ngunit sa ating pagsisikap, huwag natin kalimutan ang ating Panginoon, Jesus. Na siya nagbigay sa atin ang buhay, na siya nagbigay sa atin ang lahat ng pagpapala, physical man, spiritual man, o pinagsal o ibang bagay. Nakikita pa o nakikilala ba ng ibang tao ang dahilan ng iyong kapayapaan? Alam ba ng tao kung bakit ka masaya? Nakikita ba na ibang tao sa iyo kung bakit ikaw ay nagagalak? Ikaw ay nakukontento? Nakikita ba nila sa iyo? O ang nakikita nila sa iyo ay puro pagre-reklamo? Kawalan ng kapayapaan at kawalan ng kasaganaan. At taong pinanahanan ni Kristo, kaya pa ang kanyang buhay. Amen? Panatag ang kanyang kaisipan, panatag ang kanyang kalooban. Lastly, ang iyong kasiyahan na mag-atid sa iba para lumapit sila kay Kristo. Nakakahawa ang kasiyahan. Tama. Nakakahawa ang kagalakan. Tama po ba? Nakakahawa ang mag-worship sa Panginoon. Tama po ba? Nakakahawa ang pasalamat sa Diyos. Yun ang dapat natin gawin. Bilang pagpapakita na tayo po ay nasa siyahan sa buhay. Sa lahat ng pinagkaloob sa